Hello guys! Welcome sa ating video tutorial. So this time guys, pag-usapan naman natin yung update na yung 2020 sa Shield Intranet natin. And maganda to guys kasi malaking tulong to na nare-reduce na yung processing time kung saan mag-level siya tayo sa technology. Pamilya. Madali naman ito kabisadayin guys eh. So mas ligligya ako ito sa ginawa kasi para mas mabili ka madali kang makapag-reply kay client. Lahat ng, as much as possible, dapat lahat ang information nasa online na, di ba? So, una-una guys, madali lang i-navigate yung Shield Intranet. So, ito yung itsura niya guys, di ba? Ito yung nakikita mo. So, next time ko na-explain yung iba dyan, ang access mo lang dito guys is yung Salesforce sa kayo, One Property Dashboard. Yung Salesforce guys, ako yung gumawa ng yung Shield Intranet. Yan. Ito guys, yung One Property Dashboard, si Driven yung gumawa niyan, di ba? So, saka yung founder ng sulit.com.ph. So, ngayon guys, pag pinindot mo, ito, dito lang guys yung meron ka access, yung Salesforce. Pag pinilit mo yan, yan. Didiretso ka na dito guys, sa ating Shield Intranet. So, meron tayong separate training naman dyan, kung ano yung mga function niyan. So, turo ko naman yan sa inyo. Ang pinaka-importante guys, ayan, yun, as much as possible, dapat lang ang kailangan mo nandito saan ka mag-post, yung mga documentation, commission calculator, commission follow-up mo, paano mag-compute ng bank ganitong BDO, ganitong bank ko preferred kliyente, ganito yung pag-ibig, nandiyan na lahat, so may mga tutorial tayo. Pero pinaka-highlight, ngayon, so pinaka-highlight na rin guys, yung syempre yung properties, ito yung most yung tanong mo eh, anong, meron ba tayong ganito, sinicall, yan, sino ba yung coordinator natin, di ba? Na assign sa atin. So, yung most likely nandiyan yung mga tanong mo. Uy, kasi nga naman yung mga brokers. Yan, hindi mo na ako nag-remove muna ako ng camera. Kapag mga brokers, hindi naman namin alam lahat, di ba? So, kailangan din namin mag-take note. So, instead na mag-take note, lagay namin lang sa notebook. Eh, wala na lagay namin natin sa cloud, di ba? So, lahat ng kailangan natin. So, as much as possible, guys, kabisadoin mo daw kasi, let's say busy kami nila broker Ellen ng mga cluster head AVP, ito na mismo mag-check kung saan kami nag-check. So guys, lahat ang tanong mo sa akin dito rin namin. So yung tanong mo sa amin guys, dito rin namin tinitingnan, di ba? So ito guys, community apps to. So wala naman kasi tayong cluster head per local area ngayon. And pangalawa, ayaw na rin na may middleman, di ba? So, as much as possible, kung inform mo lang ako guys, kung let's say taga Binyan ka, nakita mo yung summary ko dun sa page ng Binyan, hindi na-updated, inform mo lang ako, nakalagay lang naman dun range. So, yan, dapat kita. Click mo lang yung properties, guys. Yan. So, makikita mo guys, yung ano yung mga area na pinofocus natin, di ba? Na-driven. So, may kanya-kanyang group tayo dyan. Batangas, Laguna, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga. So, as much as possible, kung saan ka nakatira, doon ka muna mag-focus. Yan. Kung saan ka nakatira, doon ka muna mag-focus. Yan guys. So, ngayon punta tayo sa Laguna. Try natin. Click natin. Let's send me clean. So, malam mo anong focus yung driven sa Laguna. So, yan. Cabuya, Calamba, Binyan, San Pedro, Santa Rosa, Tagaytay Road. So, hindi lahat ng low area sa Laguna, guys, tinututukan natin. May idea na. Huwag mo yung tanong sa akin. Di ba? Yung focus ng online tools eh. Para sa processing time, hindi masyadong matagal yung pag-reply mo kay kliyente, yung information, sobrang tagal yung information bago makarating sa'yo. So, yung Santa Rosa to, Santa Rosa, Tagaytay Road, guys. Pinag-iulay ko kasi magkaiba yung market value ng National Highway saka sa Toro sa Tagaytay Road, di ba? So ngayon guys, punta tayo sa Binyan. Let's say Binyan. Yan, makikita mo na guys yung mga developer natin. Sino yung minamarket, kinofocus natin. Doon mismo sa Binyan. So may mga developer pa tayo guys na hindi natin sinasama dito. So unang-una, nilagay ko lang dito guys yung mga tinututukan natin or magandang i-offer with the client. Number 1, magandang support nila sa mga sales force nila, mga broker group, so tayo yon. Pangalawa, maganda yung support nila, maganda yung customer service nila sa kliyente. So most likely guys, hindi ko sinabi pangit yung iba, ibig sabihin ko yung pinakamaganda, hindi tayo mapapaya. Yun. So magandang yung magandang pamamalakad nila sa business nila, di ba? So ngayon guys, yung pinaka-purpose ko guys is, as sinabi ko nga kanina, processing time, to reduce yung processing time natin, mas mabilis tayo mag-reply. Let's say kailangan mo ng tripping seller.
hindi ka available sa Binyan or hindi ka taga Binyan, taga Cavite ka, taga Rizal. So instead, guys, na itanong mo sa akin, di ba? Baka di agad ako mag-reply or si Broker Ellen. Ito yung makita mo yung mga local area specials. Sino yung mga tripping seller within the area? Ayan, tuwalik po natin itong tripping seller sa area. That's why guys, pag sa mga meeting, mga training, umatin ka, kasalit, kapag di ka maalit, di namin malalaman na pwede ka pala mag-tripping doon. Ay, hindi mo sinabi sa akin, di ba? So as for now, sa Cavite and Laguna muna ako in-workout ko yung shield intranet natin. By February, yung Metro Manila naman, Rizal, saka Bulacan, di ba? Pero yung mga naka-ready na yan. So, example, si Ellen hindi available. So, makikita may ibang pwede mag-tripping. Diba? So, si Grace mag-sinog sa si Catherine Flores. Pag tinayin mo si Catherine Flores, din may diretso doon sa Facebook account niya. Diba? So, doon ka na mismo sa kanya magtanong. Siya lang yung tripping seller dito eh. Yan, nagsasabi na nga siya na, guys, pag may client ako, pwede ako mag-assist. Ang pangalawa guys, may mga contact, mag-lead siya ng contact numbers mga kanya. Ibig sabihin, active seller itong mga tao. Yan, exit natin. Sabang, ang ganda din ang piece of information. Pagkali sa mga guys, may summary. Guys, maganda dito guys, compatible sa smartphone. Gagawa ko ng separate video para sa smartphone. Actually, nagawa ko siya ganina habang nag-edit ako. Yan. So, makikita mo guys, meron ng summary. Pag using, gamit mo yung smartphone guys, pindutin mo guys yung sa gilid ng smartphone mo. Yung pinaka dito yung cellphone mo, yung pinaka dito sa taas. Parang para siyang gear na icon. Kailangan iset mo sa desktop view yung iyong cellphone para makita mo yung Excel. Kasi guys, ang ginamit ko diyan is hindi pa compatible guys sa smartphone. Na-open mo siya, pag yung cellphone na ganyan, medyo mahirap siya tingnan, pero pag ganyan mo siya, ganyan yung nakikita mo. Yan. Pag ganyan, medyo mahirap siya tingnan. Pag ganyan mo, maganda na yung view mo, medyo lalaki. Yan. So, nakalagay na yung, ano, yung exact address ng mga project natin. Sino mga developer nun, anong pangalan ng project, anong type ng property, saka ano yung mga market value, anong range. Guys, ito ba, the community apps po ito. So most likely, edit ko pa ng konti ito, siguro by next month, nalagyan ko ng edit button. Kahit ikaw mismo napansin mo is, bro, kapin wala ng 2.6 sa ganitong project. So ikaw na mismo, click mo yung edit, palitaw mo lang, range lang naman yan eh. As for mo, ako mo na nag-edit. So community apps to guys, tayo magtutulungan, tagabi niyan gano'y ikaw na unang dapat makaalam niyan eh. So bro, hindi naman updated, di ba? Tagabi niyan ako eh, di ba? Instead na magreklamo ko, dapat sinabihan mo ako, di ba? Hindi yung ready. Diba? So, mas like community apps nga ito eh. So, tayo magtutulungan dito. Nakalagay lang dyan guys, kung ano yung range. Example, sabi niya, magtatanong ko sa akin 1 million. Malamang wala nang 1 million doon, so 1.8 na doon, pinakamura, diba? Well, so, may alam mo na yung range ng mga property dyan, sabi niya. Magkano monthly amortization yan, naka-range din. Bakit naka-range? Kasi guys, in reality, lahat ng subdivision ganyan. Iba yung price guys ng malapit sa covered court, malapit sa gate, nasa dulo, nasa gitna. So, ayun ang mispresentation ng mga nasa real estate eh. So, pag akalang mga kliyente is yung sample computation ay eh, actual na yun. Plus, sample computation guys, yung monthly amortization nun is composed of PITI, principal interest tax or insurance. Principal interest lang guys yung naipapakita natin. Hindi yun ba din na-explain na may tax insurance pa. So, misrepresentation yun. Kaya ito guys, nirange ko siyang ganyan para ma-idea na yung mga buyer natin, mas malalim natin sila matutulungan gamit yung tools natin to. And also guys, kaya rin natin tinatanong kasi tinatanong yung ano ba yung monthly income nila kasi merong equivalent na gross monthly income. Example, yung kliyente mo is 30,000 lang per month yung sakot, wala siyang co-borrower. So hindi siya pwede dito sa 2.6M paraas. Diba, hindi siya pwede dyan sa jubilation and claims. Diba, di pasok yung sakot niya, may idea ka na. Kaya nilalagay ko yung bank financing. Ito, hindi ko masyadong na-update ito kasi mas na-update ko yung mismo yung sa loob ng mga developer. Yan. Status for selling, meron doon occupancy, turnover date, 24 months yan. So, correct mo guys kung baga po local area special sa ganitong lugar. Correct mo kasi community apps to. Tayo magtutulungan dito, di ba?
So, ayun, dumami ito. Hindi natin kailangan ng virtual assistant o kung sino mang tatanungin pa natin ng magiging middleman pa sa atin sa information. Yan. And, ayun, punta tayo sa developer. So, ano yung tsura niya sa developer? Yan. Click mo lang yan. Sa project, ayan. Makikita mo na, guys. Sa taas, nakalagay na dyan ano yung mga online tools nila. Example, itong Remulan. Meron silang account sa One Property, guys. Yung One Property, nandun lahat ng developer, nandun lahat ng banko, nandun lahat ng realty sa Pilipinas. Diba? So, kaya meron din nandun, naglalagay na sila ng mga online inventory doon sa group chat support. So, mga practitioner lang, guys, yung nakakapasok doon. So, ang challenge ko kasi sa One Property, sa kada ibang seller, pagpasok ko na sa loob ng One Property, boom, lahat ng developer nakikita. So, nalilito sila, di ba? Na-overwhelm sila, di ba? Ito pa naman lahat ng reality sa Pilipinas ilalagay. Lahat ng developer sa Pilipinas ilalagay doon. So, hindi makakakawin ko, guys. Buti, buti tayo nagawa natin ito. So, nakalagay na may idea na tayo kung sino ba yung dapat developer lang na kailangan natin. So, most likely, example, pinindot mo yung One Property Developer Hub. So, didiretso ka, guys. Yun mismo sa account ng Remulan. So, ano ba pinapa-focus niya sa atin? Specific lang ito na yung makikita mo. Yung project lang, di ba yan? So, Jubilation and Claims. Exit natin ito. Ano naman yung group chat support? Yung chat support. Ano yung chat support na dito tayo nagtatanungan? So, marami na ako dito. Ano ba yung developers hub? Ano ba yung group chat support? Kasi may nagsasabi sa akin, bro, alam mo, pumunta ako sa group chat support. Wala namang update doon. So, di ba ito yung group chat support? Di ba? Konti lang update. Pumunta kinilig ko itong group chat support. Wala masyadong nag-share ng information. Wala namang chat support yun eh. Diba? Walang mag-reply sa'yo kung wala namang magtatanong, diba? So, yung difference ng developer hub sa chat support. Ito, hindi sila nagpo-post ng online updates, mga price list, inventory. Ito naman, guys, yung FAQ, diba? Ito, sila mismo, yung developer mismo yung sasagot. Yung modern technology natin, guys. Diba? So, kung may tanong, example, may tanong ka kay Melio, Avida, Camelia, why not dumiretso ko na sa group chat support nila? Gusto mo itat? Parang ganito yan eh. Nagtanong yung buyer sa'yo about sa Camelia. Tapos hindi naman, nagtanong ka sa amin. Tapos kami naman magtatanong sa group chat support. Why not? Ikaw na mismo dumiretso dun sa group chat support ng Camelia. To reduce yung processing time. Also guys, nandiyan din yung group chat support guys ng messenger. Ito mga messenger to. So yung One Property kasi guys, may bayad. So as much as possible, minamaximize din ng developer. Practical lang naman na di naman pwede na rin yung libre. Yung messenger, di ba? So, minamaximize din nila. So, hindi ko muna tinanggal yung messenger kahit may One Property. Kasi mas naman maximize pa rin ng developer yun. Kasi libre, wala silang binabayaran. So, example dito sa Remulan, hiwalay guys yung chat support ng Binyan Property na condo. Housing lot, dun sa Cavite, Laguna naman. May Google Drive din guys, dun ina-upload ng update, may mga developer na gumagamit ng Google Drive. So pag kinilip mo yan, didiretso ka sa Google Drive ng developer. May nagsabi sa akin, bro, hindi naman, di ba sabi mo, community apps to, mag-contribute kami. Di ako makapag-upload, syempre di ka makapag-upload sa developer mo. binigyan ka lang ng access, di ba? So hindi mo yung ma-upload, so yung Google Drive. Nakita ka ng Google Drive, hindi mo yung ma-upload. Bigyan ka lang yung access sa kanyang parang yung online USB. So, ang gagawin dito guys, yun, pag may mga developer po tayo na nag-product knowledge seminar, syempre may mga PowerPoint sila na nahingi natin, di ba? So, inform ako guys, inform. Mag-ask ka guys ng copy or inform mo yung mga staff natin, si Ann, si Jacob, si RC, na mangingi sila ng copy. Tapos ibigay sa akin, i-upload ko dito sa cloud natin. Kung saan yan, i-click mo na lang. Example, Jubilation 3 in claims. Guys, yung mismong presentation sa akin sa training pa lang, meron ka ng copy. Yan, di ba? So, kaya ako hindi lang nagsusulat. Tanghingin na ako ng slide. Tapos ina-upload ko dito. Yan, pwede mong i-zoom. Bahala ka naman, anong klaseng view mo, di ba? So, cloud technology na po ito eh. Basta meron kang cellphone, meron kang connected ka sa online, madali mo itong ma-access. High-tech na ngayon, guys. Then, isa pa ba rin, guys, yung mga developers coordinator natin, sino yung assigned sa ganitong Laguna, Cavite,
sining developers coordinator ng Metro Manila or sa condos, house and lot. Ito naman guys, sa kalagay ng contact number nila, sa kung saan sila. Pero hindi ko na nababrowse ha, kasi ipopost ko din public, baka ayaw ng mga developers coordinator na dumidiretso sa kanila yung ma-inquiry natin. Kasi tayo, trabaho natin yun, di ba? So, hindi ko pwede i-scroll down, ipopost ko yung video, di ba? Pero yung developers coordinator guys, pag nakita mo yung pangalan nila dyan, magpangalan na dyan, di ba? Huwag kang tamad na gusto mong diretso sila, ayoko ng group chat, ayoko ng power point, so sagutin nila din na una ko. Last resolution po natin yan. Kaya minsan naman nila lapos coordinator na aasar eh. Ito naman na meron. Nagbayad kami ng malaki sa land property, group chat support, online inventory, meron pa mga messenger, Google Drive, PowerPoint presentation, tapos tatanungin mo sa akin, nandun yung tanong mo, di ba? So, medyo nakakainis nga yun, kahit ako mainis ako nun eh. Di ba? So, parang ano lang yan eh. Parang pumunta ka lang sa restaurant, tapos binigyan ka ng menu, tapos tatanungin mo kung meron silang fried chicken na roasted, which is bumuksan mo lang yun, nakalagay na doon kung magkano. Diba? So, spoon feeding kasi ng ibang seller, problema eh. So, yung karulat nila, mainis sila, mainis mga developer sa'yo guys. Sipin na mainis yung IQ mo, so, mababa yung IQ mo. Kasi tingnan mo, lahat na yung spoon feeding na nga yung ginawa nila eh. Tapos, hindi mo parang mag-gets na kailangan mo pag may question ka nung sa group chat magtanong. O sa messenger. Kasi kagamanan guys, sa mga messenger guys, kapag doon ka na, pag nagtanong doon guys, kasi group yun eh. So, pwede mo ilang mga previous question sa mga sinagot ng developer. So, and may mga search din doon. Pwede ka na mag-search guys. Example, punta nga tayo dito. So, explain eh. Yan. Punta tayo sa messenger. Didiretso tayo. So, meron doon guys na parang lens. Kung saan ginagawa ko bago ako magtanong sa, example, MetroWorld, SMBC, Camellia. Tingnan ko meron doon tanong ko ba yung tanong na ng iba. Saka nasagot naman niya, example, i-click ko lang ito, ayan. Search in conversation. Tapos, i-click ko lang yung example, bank. Ano nga palang partner natin. Kasi sobrang daming developer natin, di ba? Almost natin nakaka namin. Yung hindi siya nabadid sa atin. So, bank. Ano bang bank nga rin? So, tingnan mo, search mo muna. Baka kasi may nagtanong na. So, almost 46, search, check mo na lang. Yan, yung conversation. So, di ba ang dali guys, di ba? High-tech na eh. Pero pa guys, may nagsabi sa akin, broker, kinalip ko naman yung mga link mo rin. Hindi naman, wala naman, hindi ako makapasok. Nga naman, kasi kailangan pa naman ikaw at manual isa-isa. Punta ko naman doon, mag-add kita sa mga binyan. Kung ano yung gusto mong, kung ma-inquire ka SMBC, add kita sa address group chat ng SMBC. Pero hindi kita i-add sa lahat ng developer. Kalokohan yun. Di ba? So, gusto mo i-add kita sa forum, ano, Patangas, Laguna, Cavite. Laguna pa lang sa Cavite, malaki na yun, di ba? Binyan pa kala, pinag-usapan natin, nakita ko ilan yung developer, binyan pa lang. So, yun kaganda na, meron mga access sa lahat, guys. As much as possible, pag may mga bagong group chat, in-add kami. And nililin ko dito. Yan. So, very helpful to guys. Lahat ang kailangan mo nandito na. Oops, yan. Papost ko muna i-scroll. So guys, yan, nagpalito ako ng screen. So hindi mo kailangan, hindi mo dapat makita din sa video tutorial yung contact number ng coordinator. So paano ng coordinator guys, yung loan financing and bank partner. Medyo lakas na ako guys ng developer, ginawa naman yung Rockport ng Santa Rosa. So loan financing and bank partner. Nilalagay natin dito kung sino yung mga partner ng developer natin. Diba? Example, yung Arroyo Park sa mga lapit sa gitna ng SM Santa Rosa sa Robinson, Santa Rosa. So, apat yung kanyang banko. Pag-ibig, apat yung kanyang financing. Pag-ibig, BDO, Metrobank, AUB. So, huwag ka na magtanong sa akin kung meron siyang China Bank. Malamang wala. Diba? So, individual filing na yun. So, madali yun. So, pag kinilig ko yung banko nito, example BDO, didiretso ko mismo sa website ni BDO. Para malaman mo kami updated interest rate nila, ano yung mga requirement nila for housing loan na. Ganun lang yung kasimple, di ba? Ganun din sa pag-ibig. So, meron ko ng idea. Then, commission timeline guys, nilagyan ko na ng question mark yan. Pero maalala ko natin din guys, kung kailan yung release ng developer na commission para sa atin. May mga iba-iba kasi guys eh, merong developer na let's say, upon full down payment na yun, example lang.
20 yung comic release nila, tapos yung 14 naka-retention or naka-hold. So, minsan, sumasama yung loob ng mga seller, pili nila iniipin na nilibin yung commission. Kasi ang laki ng 40% yun eh. So, dito na yun ah, inipit lang ng developer. Bakit? Hindi pa kasi tapos yung trabaho mo eh. Diba? So, pag na-release na ng loan yung buyer mo, at naka-move in na, doon lang ni-release yung retention. So, most likely, yun yung reason. Eh, hindi lahat ng developer sa Pilipinas pare-pareho ng ganong na commission timeline. So, as much as possible, ilalagay na natin dyan. Tayo-tayo lang naman guys yung nakakita naman. And pangalawa guys, kapag alam mo naman, inform mo ako kasi hindi ko naman lahat nalilibot lang lahat ng developer sa Metro Manila o sa Luzon, diba? So, example, bro, kayo yung commission dito, ganito, ganito yung release, pag deferred, pag spot, and pag installment. Yan. So, yun yun, napag-usapan namin ito sa broker's meeting. Mas marami nyo guys eh, yung mga tripping seller eh, sa mga onliners. Yung to sa mga brokers, ABP, saka area manager. So, aminado si Dream, hindi niya kayang i-consolidate lahat ng commission timeline. Kasi mas maganda kasi kung na-consolidate yun eh. Makikita natin guys, sino yung, maralang mabili natin yung mga developers, sino yung na-achieve nila yung promise nila. Kasi may timeline sila, diba? Dapat na-hit ba nila yung timeline nila, diba? So, yun. May mga developer na na-update ko na. Pero yung example ko lang, for this video, ayoko ilagay eh. Bawal yun. Bawal malaman ng public na accounting kasi yun. Tayo-tayo lang. Diba? Para mag-motivate tayo, para may idea tayo kung lalabas yung pera natin. So, property local area, you can also contribute by uploading latest photos of property or sample computation. Ito naman guys, cloud technology din yung ginamit ko dito. So, ito yung mga project, meron ko na idea. Property local is dito sa Tarosa, ito yung mga, ayan, tatlong folder to, yung mismong community, yung specific sa develop, sa unit, ayan. So, tayo-tayo guys yung community apps to, tayo-tayo mag-update. Kung let's say pumunta ka sa Araya Park, may update ka, i-upload mo dito. So, parang folder lang po to. Parang online USB, Google Drive, di ba? So, example, the Araya Park, Redwood. Click mo to. May diretso ka na mismo guys sa Google Photos. So, Google Photos guys, may nakalagay dyan na join. Pag tinayin mo yung join, contributor ka na, pwede ka na mag-upload. Pwede ka mag-iwan ng text. Pwede ka mag-iwan, mag-upload ng pictures mo, di ba? Hindi ka lang pwede mag-delete. Pag may na-upload ka guys na hindi kasama dito, yung formula ka buburahin ko. Kasi wala kang access ng ganun. Example nga, may bago update yung Araya Park. Pinicturean ko, di ba? Then in-upload ko sa actually, Google Photos yung ginagamit ko dito guys para madali tayong mag-ano. Meron ka option kung i-download mo yung album. Shared yun. So, mas lagi pag nag-upload ko, automatic na update na rin ko. So yan, anytime kasi guys, kapag may kliyente ako, mabilis ko nang nage-check kung may internet, ano nga pala, magkano nga pala yung rental, magkano pala yung ano. Ito ang bumo na ito guys eh, mayroon na update na bago, upload ko siya mamaya. So dati, para, tinan mo ito yung Redwood, dati 3.5 lang, ngayon nasa 4M na. So, gagawin ko bumarin ko ito, upload ko yung bagong sample computation. Ganyan lang guys! Pag kailangan ko ng information, mabilis ako mag-check kasi naka-cloud na. So, and also guys, pag mayroong hard copy ako nakuha, ginagawa ko guys, kasi baka mawala ko yun, sa bag ko ako sa kamay itatago, why not store ko sa cloud? Picture ko sa i-upload ko sa Google Photos. Diba? So, gagawin mo lang naman, madali lang naman, punta ka dito sa CLT Intranet, contribute ka dito. You can also contribute by uploading latest photos of property or sample completion. Example, Araya Park. Open mo yan, tatanong nyo kung you want to join. Click mo yung join, contributor ka rin. So, kahit huwag ka na dumiretso sa, kahit huwag ka na guys dumiretso sa Shield Intranet. Kasi Google Photos to, download mo yung, most likely yung cellphone mo, Android yan, may Google Photos na agad yan. So, pwede kang mag-contribute. Ayan. So, may pinakalagitas yung harap, galing kami na yun, pinicture ko yung bagong sample computation. So, click mo lang yan, sobrang linaw yan, kung malinaw yung cellphone mo. HD minamit yun. Yan. Pwede mong rotate. Yan. Pwede mo siya i-download, i-add to album, magdadagdag ka, add to shared album. So, marami siyang features. Yan. So, mabilis. High-tech na, guys. So, maximize mo na yung technology. Ulitin ko. Ayun, ha. Yan. Nag-picture ako gamit yung cellphone. Medyo tabi nga. Click ko lang ito. Gilid. Rotate. Yan. So, yan. Okay na.
Yun. So nakita nyo guys, dati 3.5 ngayon 4 million. Good yan guys, good indicator ng market yan. Dati 3.5 ngayon 4M na. Yan. So ngayon guys, sa pinakaba, meron tayong developer's quality of service. So most likely, i-review mo natin yung developer. We should inform everyone of us, kung anong developer, it's a pass, kung anong developer na maganda, anong hindi. Don't worry guys, tayo-tayo lang nakakita nito. So makikita mo yung review. Kung ba in short, alam mo naman pangit doon eh, hindi mo na lang i-inform doon, pati kami nakabenta tuloy doon, di ba? Kasalanan mo yan, kaya yun lang. So ngayon, magta naman tayo, di ba? So kung maganda yung project, example, may pinunta kami yung project sa Armona. Ngayon guys, yung daming maliging top seller doon. Tapos, syempre malalaki din yung PCP nun. Doon talaga yung marami yung mamam dun eh. Ngayon lang nag-discover ng iba. Syempre na-shock din yung iba. So, alam mo naman, yung developer score yun eh, kasi very supportive. Hindi kasi naman marabigo sa competition na rin. Very supportive talaga. So, talagang tutulungan ka, partner kayo, sasamaan ka with your client, minsan siya yung mag-tripping. So, yan, inform mo kami, maganda doon, di ba? Lagyan natin ng magandang rate yung developer. Pag tanong mo, alam mo naman bang, ang tagal ng commission naman dito, yung developer na tulfo na, tapos yung property, sabi 24 months, tapos 3 years wala pa, lupa parang, di ba? Anong nangyari? So dapat inform mo kami. Mag-review ka yan, mag-inform mo nang pwede mo i-share. Please, naglalaw ng review, yan. So, para sa, for everyone na hindi na maulit yung nangyari sa akin, di ba? So, nga, para maglalaw ng review, lagay mo lang yung pangalan mo, anong cluster ka, saan naka-focus, Laguna, Cavite. So from 1 to 6, from 4 to X, example, developer support responsiveness. Yan, may group chat yung developer. Meron din silang, example, wala silang group chat. Mas prefer nila yung traditional. Kapag tinawagan ba sila, or in-email natin, nag-response ba sila agad? So yan, 3 or 4, ito na mag-rate. Commission release timeline na achieve ba nila na na-hit ba nila yung promise nilang promise nila sa atin na within ganito ng date release namin yung commission mo, di ba? Sellers incentives, may mga developer na magandang sellers incentives merong wala, so i-rate mo sila. Example, yung developer na to is merong on top of commission, tapos kada benta mo ng kada 1 million na TCP mo, 1 rubber click ticket yun. Para pagdating sa Christmas, yan, nagkaparapag siya ng sasakyan, ng motor, ng LCD TV. So, isa-six natin yan. Di ba maganda yung kanyang incentives? Meron yung mga top seller, trade to ganito, trade to ganyan, local, international. So, six. Pag wala talaga, yung one mo. Pero napaka-lakwenta naman yan. Napaka-competitive mo. Yan, developer ako, di ba? Yan, nilalampaso siya ng ibang, yung kalabi, mga kapitbahay niya, yung ganda ng support, ang ganda ng incentives siya, wala. Yan, iwan mo, ikuro mo. Yan. Promise turnover date, yung developer ba natin is na-promise yung sinabi niya nga, di ba? Yun. So, ito kanina, commission, na-promise. Ito naman, yung mismong turnover kay kliyente. Yan, sinabi niya ba na 24 months, almost 24 months din, let's say, 23, 26, yun. Eh, medyo taasan mo. Wala yung saktuan talaga eh. So, ang maliging kasi yung ibang seller guys, yung sabi niya na, after 24 months, hindi na kayo nang sabihin na estimated lang ng engineer yun. Pwede nga sumali sa 24, pwede nga 26, 27, pero that year lang. Diba? Kasi iba, minsan ano eh, minsan bibilangin mo ng buyer, sabi mo 24, ano ba ngayon, 1, 2, pagdating dapat ganitong ganito, diba? Kasama pa yung araw, diba? So, let's say December 25, dapat next year December 25 din, diba? Huwag galing kasi after 24, wala pa, diba? So, estimated lang yun. So, na-promise pa. Example, mga nag-developer, 24 months yung promise niya, tapos 36 months, wala pa. Yung talaga, magali pa tayo, di ba? So, ipuno na natin yan. Warning na sa lahat nyo, oh guys, huwag na kayo magbenta dito kasi galit yung kliyente ko eh. Yan. Quality of property turnover, ito ba, ganun, ano naman ba yung quality ng property? Kamusta naman yung quality ng property nila? May mga developer na example, pag nag-turnover, hindi maganda, magiging masira yung pader. Meron nga guys na dinam, hindi ko masibihin na, pero dabaw yun. Akala mo guys, yung isa rin bumagsak, nakatira na yung friend ko, guys, nakilala ko pa yung guys, kaibigan ko, best friend ko pa. Bilayin mo yung isa rin nila bumagsak, bumagsak yung nila niya eh. So, bumagyo kasi,
Kaya pag bumagyo, matutuklap lang yun, di ba? So, hindi naman kaya, ito malakas na malakas talaga. Pero yung bumagsak talaga guys, yung bumagsak talaga, yung bumagsak talaga. Buti lang may rep sila, buti lang may TV na sa taas. Kasi, kung walang rep, kung walang mga aparador, sakto yung flap yun, babagsak ng ano yun. Parang may ilo yun eh, bumagsak siya, may ilo lang din yung bumagsak yun, na hamburger yun, di ba? Medyo kumarayan lang kasi may mga naka-rep, may aparador. So, kailang developer yun guys. Pero babaw naman. Yan. So, pag ganun yung developer mo, exaggerated yun guys na hindi, wala namang, sa babaw pala nangyari yun, di ba? So, pero hindi naman siguro mangyari sa Metro Manila yun. Di ba yung mga engineer, nilagawin niya. Pero yun yung best example ko. Masa nagkaroon ng ganun senaryo na hindi maganda, i-report na agad. Paalam na agad sa amin. Hindi mo mong isarili, di ba? Yung mga common guys na quality of service dito sa Metro Manila, ang na-encounter ko lang, example, yung power, madaling mabakbak, diba? So, parang susuntukin mo lang eh, magkakrak na agad yung pasirang kao, ano, magkakrak na agad, diba? So, yun talaga. So, guys, konti lang naman yun. So, expect ko konti lang yun. 4 excellent lang yun, 4-5. Bihira lang yung ganun. Hindi lang long term mag-isip yung mga long developer, di ba? So, mostly yung mga small time na developer. Okay. Compare lang ito sa kinuwenta ko na sa Davao, medyo malaking developer yun. Nakuwento sa... Kasi yung nahulugan mismo ng Sisami, kakilala ko eh. Kaibigan ko pa. Ngayon, guys, isa pa ba? Comment box. Yes, so, ang sabihin about sa property, kaya sinabi ko yun, alam mo ba na maganda dito? Ipaw mo na kami. Alam mo ba ng pangit? Sabihin mo sa amin in words. Mag-comment, mag-submit ka na dyan ng review. Ngayon, mag-submit mo guys, papasok yan dito. So, naaganyan siya guys, para madali siyang tingnan. May mga nakalagay dyan, 6, yung rate mo. Tapos sa dulo guys, nakalagay yung comment mo. Di ba? So guys, very, very useful to. Nakalagay siya guys sa ano. Very useful yung apps natin. Kasi pwede po siya sa cellphone. Yan, medyo na lobat ng laptop ko eh, tinaksak ko. So, pwede sa cellphone guys. So yan, tulong ko sa inyo, winocut ko talaga yan. So kung kailan manuwi lang, pumunta ka na ng properties. Yan, pumunta ka na ng properties. Cavite, Laguna. So as for now, Laguna, Cavite muna yung kompleto. Next na yung ibang location. So nakipagtulungan din ako sa ibang ano, sa ibang group. So example, dito tayo sa Cavite. Binagdag ko yung Carmona eh. So nakalagay na ano yung focus natin sa MQ, Mega World, tapos yun yung mga tripping seller. So medyo mas madami dito yung tripping seller, di ba? So pag nakakita ka guys ng ganito, Driven Workshop Alliance, mga kaibigan na lang broker, nasa workshop, di ba? So pero yun guys, sa Cavite lang yan. Kasi ginagawa ko is, syempre ako lang programmer nito. Ako lang nag-design. So medyo mahina ang kalaban, di ba? Kung pwede sa mga property, 20 programmer doon. So, 10. Kasi maghanap, nagdadagdag pa ng another 10. Full-time. Hardcore programmer. So, hindi ko kaya yung level nila. So, as per now, nakipagtulungan muna ako sa Cavite. Yan. Pag nakita mo sa Laguna guys, puro ganyan, puro tayo-tayo lang. Yan. Actually, katim mo to. Pag nakita mo to guys, katim mo to. Pag nakita mo ito ngayon, iba't ibang broker group ngayon na nung kasama ko sa workshop, isa mo si Mamela ni Sir Greg, Mamenchi. Sila kasi nag-update mo nito eh. So, binigyan ko sila ng access. Nakipagtulungan na ako sa kanila. So, gagawin ko yan guys sa ibang, location. Laguna, Metro Manila. Pero one at a time. Kasi hindi ako pwede mag-full blast dito eh. Mas lagi ginagawa ko siya as passion. So, yan, hobby. Passion na hobby. No? Kasi nga, hindi, pag talagang binus ko lahat ng effort ko dito, so mahihili na yung broker group natin. Kasi unang-una, managing na nag-abilit ako ng group eh. Siyempre, nagko-coaching ako, matin ako ng workshop, nag-train. So, one at a time lang. So, i-open ko yan guys sa mga kaibigan natin sa workshop, mga alliance. Kaya nga, driven workshop. Yan, tingnan mo. Yan. Alamin mo guys, saan yung reservation office nila. Tapos, pag-aralan mo with us kung paano mag-post, ano yung tamang pag-post, paano mag-reply. So guys, madali lang sa time natin ngayon, madali lang real estate business kasi may mga technology na ganito, di ba? So, malayo lang ngayon property. So, hindi ako, siguro mahirapan, mas lalo kong mahirapan kung wala yung one property. So, mas nadalihan na ako.
Try ko lang yung property, guys. Pag-aralan mo rin yun. May training tayo. Ginawa ko lang ito, guys, kasi wala, may mga update talaga na wala sa one property kasi may bayad yun, may damage yung developer ito. So, minsan nang maximize, meron na silang sarili intranet. So guys, marami nagsabi maganda ito. And also guys, diyan ako ng feedback about this. So, yun guys, kung wala bang access, inform mo lang ako. And kung napapanood mo guys, hindi ko pa sayang namin sa group namin, inform mo na kami, accreditation po kami dito sa Laguna, Cavite, Batangas, Metro Manila, yung mga nakita mong location. So yan, yung mga accreditation kami dyan. So pag may active seller, yan, tamang-tama malapit na matapos sa Laguna, Cavite, dito na. So naka-prepared na yan eh, nakaabang na yung iba dyan. And still, Metro Manila, pag kinilig mo yan, makikita mo na, mamili kayo sa Metro Manila. So, Las Piñas, meron na idea yan, mga project, ito yung tripping seller. So, hindi na rin, konti nila yung update ko dyan. That's my information. So, inform mo ako, as much as possible, ito yung goal namin. Makagawa ng work from home, earn from home, learn from home, yan, so, collaborate from home. So, almost, pero hindi natin sarila guys, hindi ka lalabas ng bahay. Siyempre, lalabas ka pa rin. Kailangan mo i-meet yung mga developer natin, kumatay ng mga events nila. Most likely guys, mas napadali lang ang buhay mo dito dahil sa mga technology ito. So yun guys, sana marami mo natutunan. Kung wala ka pang access guys, inform mo ako, bibigyan kita. Yan, so bye!